talaga tayo. Very unfortunate, unexpected, disappointing, pero ganun talaga, shit happens eh. So, ang sira nung sasakyan is, number one is yung fender. Yung fender niya, since metal sheet siya, tumupi yung fender. So, medyo pumasok siya dun sa gulong. Pero, hindi naman to the point na sumasayad na yung gulong. So, kaya napapatakbo pa natin siya hanggang ngayon. Hindi naman na damage yung gulong natin, na naka-align pa rin. Yung fender lang talaga yung tinamaan. Next is yung bumper. Yung bumper minor lang. Hindi naman siya na disalign, na misalign, hindi naman siya na damage, na butas, na nakupe or something. Pintura lang naman yung sumabit sa kanya. So yan, may dalawa tayong tama. Meron tayong two options kung paano natin i-address itong bangga natin. So syempre, alam naman natin yung liability nung nakabangga sa atin. So, meron tayong dalawang options. We can have the car repaired immediately. Dadalhin natin siya sa Latero o gumagawa ng mga paint and body na sa mga sasakyan. Next is yung through insurance. So, meron tayong comprehensive insurance dito sa sasakyan. Pag kumuha ka ng brand new na sasakyan, so kasama yan. And then, nire-renew kasi yan yearly. So, pwede natin siyang ipasok sa insurance. So what made my decision, hindi ko siya ipapasok sa paint and body sa labas kasi for two reasons. Number one, kung makikita niyo yung damage nung fender, since metal siya, I doubt na mahabol ng Latero yon doon sa original form niya, original body niya. So malamang ang mangyayari diyan, iuunat lang nila, lalagyan ng masilya and then pipinturahan. So next is yung pintura. Kasi nga kakaiba yung pintura nung sasakyan natin, hindi naman siya out of the ordinary na plain color. Kakaiba yung itsura niya. So which comes to my decision na ipapasok natin siya sa insurance. All right. So pag pinasok kasi natin siya sa insurance, mare-replace itong part na may damage, tapos mahahabol pa niya yung pintura, yung color nung sasakyan. So mag-a-appear siya na parang hindi rin nabangga. Ito yung mga documents na kailangan mong i-provide kapag magpa-file ka ng insurance claim. Number one, yung insurance policy mo. Kailangan updated yung insurance policy mo para makapag-claim ka. Kasi kung expired siya, so there's no point in claiming for an insurance kung hindi naman bayad yung insurance mo. Next is kailangan mo mag-secure ng police report. So yun, sa police report, ito kasi yung document na magpo-prove na involved sa accident yung sasakyan mo. So yan yung mag-claim na etong sasakyan na to is dumaan to sa isang aksidente, sino yung nakabangga at ano yung nangyari. Siyempre, sa police report, it would involve yung nakabangga sa'yo, pati ikaw. So, at the scene, kailangan, siyempre, pipicturean mo yung sasakyan na nakabangga, kung sino yung nakabangga sa'yo, and all yung driver's license niya. Para pagdating ng police, mag-file na lang siya ng police report. And then, from there, mag-usap na lang kayo kung paano nyo isa-settle yung accident. Yung, siyempre, kung sino yung nakabangga, natural liability niya yun, kailangan siya yung magbayad nung damages pala rather ng sasakyan. Next document is yung driver's license. Siyempre, pag kumuha ka ng police clearance, kailangan rehistrado ka. Okay, kailangan updated yung driver's license mo. Yung tatlong document na yan, ipapasa mo doon sa kasa kung saan mo kinuha yung sasakyan. So ngayon, ganun yung gagawin natin. Nakakuha na tayo actually nung documents. Once masubmit mo na siya doon sa counter, doon sa insurance agency, doon na nasa loob ng Toyota, i-schedule ka nila for repair, diba? Ngayon, meron kang kailangan bayaran. So kailangan mo magbayad ng tinatawag na participation fee.
So participation fee is only 2,000 pesos per accident. Hindi siya per panel, 2,000 pesos per accident. So ang babayaran natin is 2,000 lang. Meron pa silang sinisingil sa akin na parang 1,000 pesos assessment, chorba assessment fee. So which is okay lang. Kasi kung papagawa ko to sa ano, sa paint and body, yun nga, hindi makukuha yung, hindi makukorek yung body, hindi makukuha yung pintura, and then definitely mas mahal. So yun yung mga babayaran, additional na babayaran mo. After natin ma-submit lahat ng papers, yun nga, tatawagan na lang tayo. And then mag-update na lang siguro ako kung ano yung mga next na gagawin once na i-surrender natin to sa CASA for repairs. Hindi natin alam kung it would take one day lang, or one week, or one month. Pero expected natin definitely iiwan tong sasakyan kasi hindi naman nila marerepair yan ng one whole day. I doubt na marepair nila yan ng one whole day. So let's see, babalikan ko na lang kayo. Tingnan natin kung papakita ko sa inyo kung ano yung mga next na process na mangyayari. Music.